And then, kapag nag-spiritual awakening ka, dyan mo ma-recognize na yung mga karmic relationship mo. Yung mga karmic relationship, paano mo masasabi na karmic relationship, paano mo siya ma-recognize? Kasi ito yung mga toxic relationship na alam mong hindi ka mag-grow dito. Kumbaga yung soul mo, hindi siya mag-evolve kung ipagpapatuloy mo pa rin makipagrelasyon sa isang toxic relationship. So once na nagkaroon ka ng spiritual awakening, magkakaroon ka ng awareness and consciousness, hindi lang conscious sa panlabas. Kasi karamihan sa atin, we are so conscious about our hair care, pero hindi tayo nagki-care sa ating brain care. How about that? So ngayon, once na nagkaroon ka ng consciousness na dito ako, kasi dito ako mag-evolve, dito mag-evolve yung soul ko, ito yung makaka-benefit sa spirit ko, this is uplifting. So mas pinipili mo yun yung journey mo. Kasi nga, tandaan mo, mag-isa kang pinanganak at mag-isa ka ring mamamatay. So ibig sabihin, hindi kasama ang pamilya mo, hindi kasama ang asawa mo, hindi kasama lahat. So sa Bible, sinasabi nila na mahalin mo si God lang higit sa lahat. So yan yung when it comes to energy and frequency. So ito na yung nagpo-focus ka sa sarili mo na lahat ng mga bagay na toxic sa'yo na hindi makakatulong sa pag-grow mo at sa evolution mo, lahat yun ile-let go mo. It doesn't matter kung ano yung sabihin ng ibang tao, kung ano yung judgment sa'yo ng ibang tao. Kasi 1% lang yan as a human experience. Pero yung 99% ang nagro-rule yun, spirit. So ang spiritual awakening, babalik at babalik ka sa spirit awareness mo. Kaya sa mga nakaka-experience ng spiritual awakening, once na nagkakaroon sila ng awakening, hindi sila naiintindihan ng pamilya nila. Hindi sila naiintindihan. Dahil yung pamilya nila, na-awaken. So doon pumapasok yung judgment na ikaw ginawa mo to, masama ka. Pero sa isang tao na nagkakaroon ng spiritual awakening at nagra-rise ng kanyang awareness, so, dito kasi maraming challenge dito, kumbaga nagkakaroon ka muna ng breakdown. So, yung breakdown, it is part of your growth na kailangan mong, para kang isang castle na kailangan, para in order to build a new castle, so kailangan mo munang i-break yung old castle mo. Kasi nga magbibuild ka ng new beginning. So, yun yung purpose kung bakit kailangan mong dumaan din ng breakdown. Kumbaga, maraming challenge. Dumadaan ka sa purification and energy clearing na lahat ng mga past experience mo, lahat ng, hindi lang dito sa during this generation, kundi yung mga sa past life mo na mga nagawa mo na unresolved issue once na naging aware ka dyan. So, ngayon, ilelet go mo na yon. Kasi sila yung mga nagpapabigat sa'yo para mag-evolve ka into a soul level, into a spiritual being. Into a spirit being, na which is hindi ka maiintindihan ng taong mundo. Kahit yung pamilya mo, hindi ka maiintindihan kasi hindi naman sila naka-experience ng ganito.